Okay, so game, next. So dito na tayo, so properties of logarithmic function. So sana matandaan niyo yung mga topic niyo ng grade 10 kasi advanced kasi itong GenMat, mabilisan yung bagsak ng topic. So, ba? Diba? So itong logarithmic, siguro 2 weeks or 3 weeks to dati nung grade 10 niyo, or maybe 2 weeks. Ba? Diba? So ngayon, tatakal natin sa GenMat ng 1 week lang. Diba? So ganun siya kabilis. So dito, sa unang situation natin, so pagka ganyan, parehas ng log 2 yung nasa magkabilang side, pwede mo na siyang i-cancel. Ito, pwede mo na yung i-cancel. Diba? So magiging ano na lang siya, negative 2x plus 10 is equals to 7 minus 5x. Diba? So paano yung gagawin mo dyan, ngayon dyan? So ito, lipat mo dito. Para maging positive 5x minus 2x is equals to, ito naman, lipat mo dito. So magiging 7 minus 10. So 5x minus 2x, 3x is equals to negative 3. Divide both sides by 3. So magiging x is equals to negative 1. Diba? So ano solution mo dyan? Negative 1. So tama ba yun? Pag sinubstitute mo kasi yung negative 1 dyan, so magiging, eto magiging negative 1, so magiging positive 2 plus 10, edi 12. Tama? Ito naman, 7 minus 5 times negative 1, so magiging plus 5 na yan. 7 plus 5 equals to 12. So tama tayo. Okay, next. Ito, pare sila log 4, cancel mo na. So magiging 2m equals to 3, negative 3m minus 10. So lipat mo siya dito para maging positive 3m plus 2m equals to negative 10. So like term, so magiging 5m equals to negative 10. Tama ba tayo doon? Divide both sides by 5. So magiging m is equals to negative 2. Basic pa itong mga simula. Nahirap yung dulo, actually. Eto, wisit. Ano nangyari dito? Mali yata ako ng type. Ah, hindi. Ganun talaga. Ano to, tawag dito? Base to. Eto, exponent. Exponent yan. Kaya ganyan. 2x squared. Sulat ko nga. Ano yan? 5 raised to log 5 2x squared. Ganyan ang itsura niyan. Is equals to 3x plus 2. Okay? So, paano mangyayari dyan? Ano ginawa dito? Ginawang logarithmic. Diba? So, etong exponent, ano nangyari dyan? Oo nga, ginawang logarithmic. Binalik sa ano. Dali lang ha. Absorb ko lang ha. Oo, ginawa ng logarithmic. Kasi, itong base, magiging subscript. Tama? Itong nandito, mapupunta naman dito, magiging 3x plus 2. Tama? Ang kabila naman, ito naman, mapupunta doon yung exponent. Magiging malaki na rin siya. Magiging log 5 raised log 5 2x squared. Tama? So, pagka ganyan na, pwede mo nang cancel. Diba? Nakakalito lang yung itsura niya, pero gagawin mo lang siyang logarithmic. Exponential to, diba? Gagawin mo lang siyang logarithmic. Diba? So, magyan na. 3x plus 2 is equals to 2x squared. So, magiging 2x squared. Lahat to, lipat mo doon sa kabila. Kasi, ano yan?
quadratic equation. So 2x squared minus 3x plus 2 is equals to 0. Diba? 2 times 2 is 4. So factor ng 4 na pag ni-raise, na pag pinag-add mo is, factor ng 4 na pag pinag-add mo is negative 3. So magiging 2x squared minus 4x plus x plus 2. Dapat ano to? Dapat tawag dito. Anuhin ko na nga lang. Lagay ko na kagad. So, pag finactor siya, ano lalabas niyang factor? Ayan, dapat minus. Ah, ito. Minus pala to. Tama pala yung ginagawa ko nuna. Minus kasi dapat to. So, 2x squared minus 4x plus x minus 2. Tama? So, lalabas mo dyan si 2x. Matitira si x minus 2. X minus 2. Diba? So, ang magiging factor niya is 2x plus 1 x minus 2. Pagpasensya nyo na, binilisan ko yung factoring nga kasi mahabang discussion yan. Eh. So, sa madaling salita, ang magiging factor niya ay ito. So, ano magiging value niyan? X minus 2 is equals to 0. X is equals to 2. Tama? And then, 2x plus 1 is equals to 0. So, magiging 2x is equals to negative 1 divided by 2 divided by 2. X is equals to negative 1 half. Tama? So, yun yung sagot dyan. Okay? Next. Expand each logarithm. Okay? So, ito, paano mo raw ito i-expand? So, simple lang. Pag in-expand mo yung logarithm na yan, so, magiging log 2. Inipisa ko pa nga. Magiging log 2. Ano? Log 2u plus log ano to? Log 2v squared plus log 2 w raised to 3. O kaya naman, pwede mo pang i-simplify. Tandaan na lang yung mga ano, tandaan na lang yung mga ginagawa nating shortcuts. Kasi yun na yung properties ng logarithm. Kagaya na ito, may square dito. Pag may square na ganyan, pwede mo siyang gawing multiplier dun sa gilid. So, magiging log 2u plus 2 log 2v plus 3 log 3 ay, I'm sorry, 2w. So, ano nangyari? Yung 3 dito, nilalagay mo lang dun. Diba? Yung exponent, ginagawa mo lang multiplier. So, yun na yun. Okay? Tandaan lang yung properties na yun, na yung exponent, nagagawang multiplier. Parehas lang sila. As well as this. Pag parehas ng logarithmic, i-cancel mo na. Okay? Next is ito. Next is ito. So, pagka ganito naman, division, ano yung mangyayari kapag division? Kapag division, ang gagawin mo naman, ima-minus mo lang. So, magiging log 9 x cube minus log 9 y squared. Diba? So, apply natin yung properties kanina na ito nililipat doon. Tama? So, magiging 3 log 9 x minus 2 log 9 y. Yun na yun. Diba? Yun na yun. So, tatandaan mo lang yung properties. So, ano naman yung properties na meron dito? Pagka ganyang division, magiging minus. Gagawin mo lang minus. Okay? Next. O, ito naman. Another property na naman to. Ah, simple lang. So, ito kasi magiging log 3 equals to
ABC raised to 1/3. Diba? So, magiging ano na to? So, 1/3, eto, diba? Magiging, lilipat na doon. So, magiging 1/3 log ABC. Tama? Eh, kaso nga lang pinapa-expand sa atin. So, magiging ano na yan? Log 3 pala to. Log 3 A, kaso lang may 1/3, magiging over 3. Tama? Log 3 B all over 3. Plus log 3 C all over B. So, ano ibig sabihin nun? Kapag ito pala, di ba? In-expand, makakasama siya dito sa ABC. Kagaya ng ginawa natin dito, in-expand natin. Diba? So, dito, ganun rin. Yun nga lang, di-distribute mo rin yung multiplier na 1/3. Kaya na-divide sa 3. Okay? Kaya na-divide sa 3. Next, ito. So, magiging log 4 minus to, tama? Log 4 5xy minus log 4 2x plus y. Tama? Quantity natin para hindi na nakalito. Next, ano mangyayari dito? Expand na naman to. Tama? Expand na naman to. So, magiging log 4 5 plus log 4x plus log 4y minus, expand pa ba to? Hindi na, kasi quantity yan eh. Isang term lang. Okay? Isang binomial lang, pero hindi na siya paghihiwala yan. So, yun na yun. Log 4 2x plus y. Kaya mahalaga, naiintindihan nyo yung mga quantity na yan. Okay? Tatapos na tayo. Next. Express the following in logarithm function. So, kanina, ina-expand natin. Ngayon naman, pabalik. O, ano logarithm na ito? So, tama ba? 12 log 3. Ito, pagsasama-samahin. X, Z, Y. Tama ba? Ay, hindi. Minus pala to. So, magiging okay, gets. Una, ito magiging ganito muna. Log 3 x raised to 12. Ito nilagay dun sa binalik. Plus log 3 z raised to 12. Tama? Plus minus log 3 raised to y cube. Tama? After nyan, ito magkasama, ito nakahiwalay. So, magiging log 3 x raised to 12 z raised to 12. Ito dahil minus siya, nasa baba siya. Tama? Yung division yung kanina, ayun o, nasa baba. So, magiging y raised to 3. So, yun na yung final answer. Diba? Next. So, ito. Log 6, blah, 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 blah. Paano ginawa dito? Okay. So, ito. So, yan. Ito, iniba lang. Ginawang log 1/2 5. Okay? Tapos, ito, ginawang log. Diba, exponent to mapupunta doon. So, magiging 5 raised to 1/2. Okay? Or, log square root of 5. So, paano yung gagawin dyan? Pagka ganyan, simple lang yung gagawin. So, magiging log 6 times 11 times 3 times square root of 5. Ganun lang, imumultiply mo lang lahat. Diba? So, magiging log 198 square root of 5. Okay?
So, yan yun. Okay, next. Dito naman, letter C. Po, ito mahirap. Ay, hindi. Madali lang to. So, una, log. Ito, small to, ah. So, ito magiging 1/2. Tama? Magiging multiplier yan na 1/2. 1/2 log 6y. 1/2 ulit log 6z. So, magiging, ano naman nila, magiging, tawag dito? Magiging exponent, magiging 1/2 naman, or magiging square root of x plus log 6 square root of y plus log 6 square root of, nawawala, lubot ba to? Square root of z. Tama? So, ano na mangyayari dyan? Magsasama-samahin mo na. So, magiging log 6. Ito lang yung W, buo. Tapos, itong x, y, z. Naka, magkakasama na, naka square root. X, y, z. Ganun lang. Yeah, pag sasama-samahin mo lang, pagaya lang ng ginawa natin kanina, medyo nakakalito, pero ang mahalaga dyan, i-apply mo yung mga properties ng logarithm. Okay, pwede nyo namang ipacheck sa akin eh. Diba? Next. So, eto. Eto naman, yung log 6,4 daw is 0.8. Tandaan lang to. And yung log 6,7 is 1.1. And log 6,10 is 1.3. Okay? Simple lang to. So, ito, yung log 6,42, pwede mo siyang i-equate into log 6,6 and log 6 times 7. Diba? So, magiging log 6,6 plus log 6,7. Diba? O may value tayo ng log 6. Ano yung log 6,6? Hindi pala sinulat dito. Log 6,6 is 1. Okay? So, 1 plus log 6 raised 7. 1.1. So, final answer, 2.1. Ganun lang kasimple. I-expand mo lang para lumabas tong mga to. Para lumabas yung mga yan. Pag lumabas yung mga yan, makikita mo na yung value. Masosolve mo na siya. Diba? So, eto. Try natin. So, log 6. O, ano naman tong 3,4,3? Sa tingin nyo. Log 6. Yung 3,4,3 is 7 raised to 3. Okay, so paano mangyayari dyan, sir? So, ito, magiging multiplier. And then, log 6,7. Ano ba value ng log 6,7? 1.1. So, 3 times 1.1 is equals to 3.3. Kala nyo, niloloko ko lang kayo. I-try nyo yan sa calcu, ganyan din yung lalabas. Okay, i-try nyo sa calcu, ganyan din yung lalabas. Next, hindi lang gumagana yung calculator dito sa tablet eh. So, ito naman, log 6, so paghiwalay natin. So, log 640 minus log 6,7, diba? So, ito naman magiging, expand mo, log, kasi hanap ka talaga ng value nung nandito sa taas eh. So, magiging log 6, 4 times 10, minus log 6, 7. O, may value na yan. Log 6, 4, plus log 6, 10, minus log 6, 7. May value na dito yan. Ayun o. Log 6, 4 is 0.8. Log 6, 10 is 1.3. Minus log 6, 7, 1.1. So, equals 1.
Okay? Nakakalito ba? Yes, nakakalito. Pero sorry, kailangan talaga natin to. So, next. Oh, ito naman. So, ano yung common root ng factor? So, sabihin ko na yung factor, ha. So, log 6. Ilagay ito dito. Diba yung exponent? Ang natira, 168. Yung 168 na yon, factor na is 4, 6, 7. So, magiging, ano na yan? So, magiging 2 log 6, 4, plus 2 log, hindi, wala na to. 6, 6, plus 2 log, wala na nga pala to. 6, 7. Kasi nandito na sa labas. Ayun o. So, magiging 2 times, ano yung log 6, 4, 0.8, plus, eto 1, plus 1.1. So, magiging, pag kinalgyo mo yan, ang lalabas, 5.8. Okay? Ay, konti na lang. Last na talaga to. Last page na. Okay? Find the solution set of each logarithmic equation or inequality. So, paano kaya to? Ah, okay. So, ito, naging pinag-isa. So, naging log 3x plus 4 times x minus 4. Tama? Is equals to 2. Next, ano yung ginawa? Ginawa siyang exponential form. Tama? Itong 3 na maliit, magiging malaki. Ito, magiging exponent. Diba? So, ito, mapupunta lang dito sa kabila. So, magiging x plus 4 x minus 4. Ito, kapag Finaniman method natin, magiging x squared minus 16. Ito, 3 squared magiging 9. So, lipat natin. So, magiging So, ito, lipat mo doon sa kabila. So, magiging 9 plus 16 is equals to x squared. So, magiging 25 is equals to x squared, square root both sides. So, magiging x is equals to positive negative 5, or x is equals to 5, x is equals to negative 5. Okay? So, yun ang sagot doon. Diba? So, mukha lang mahirap, pero kaya yan. Next, eto. So, log 4, blah, 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 blah. So, ano yung sinabi kasi dito kanina? Pag pares na silang log, ano yun? I-cancel muna. Diba? Ano na lang matitira? X plus 1 is less than 2x. So, ano mangyayari? Ilipat mo to dun sa kabila. So, magiging 1 less than 2x minus x. So, 1 minus x. Ayan, tama naman pala. So, 1 minus x. 2x minus x is x. So, ito na agad sagot. 1 is less than x, or x is greater than 1. Mahalaga kung saan pa rin nakatutok. Ayun na, nakatutok pa rin kay x. Diba? Sandali lang pala itong dulo. Kala ko mahirap. Oh, eto. Oh, cancel na lang ulit. Basic naman pala ito. Hanap na yan. So, 3x plus 5 greater than or equal to x minus 9. So, paano gagawin natin dito? So, lipat natin dito. So, magiging 3x minus x. Magiging 2x na lang yan. Ito naman, negative 9 minus 5, magiging negative 14. Divide both sides by 2. X is greater than or equal to negative 7. Basic naman pala, man. Basic naman pala. Ano ba naman yan? Exercise na agad. So, ito. Ito mahirap, oh. Blah, 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 blah. Ano ginawa dito? Ah, ito kasi, yung base niya, parehas lang naman din. So, itong dalawa, pinagsama. So, magiging log x
times x minus 3. Kasi parehas lang naman sila. So, eto, naging log 10. So, cancel mo na. Diba? And then, distribute mo. So, x squared minus 3x. Diba? So, eto, lipat mo dito sa kabila. Diba? So, magiging minus 10 greater than, less than or equal to 0. Factor mo to. Factor ng negative 10 na pinag-add mo, negative 3. X minus 5, x plus 2. Tama. So, pag sinolve mo yan, yun ang mahirap. Dito napapasok yung ginagawa natin last time, yung tawag dito. Tawag dito yung nagna-number line. Diba? So, sabi dyan, ang sabi dyan is x minus 5, so magiging x eto, pero pwede tatanggapin ko na tong sagot na to, so magiging x plus 2 magiging x, tama, diba, x, ayan, tama. Ayan, tama. So, ano yung sinabi dyan? So, x is less than 5. So, nasan yung 5? Para ito yung 5. Dahil equal yan, kasama tong 5. Diba? Ano pa yung sinabi dito? X is less than, ano? X is less than 2. Ay, negative 2 pala to. Negative 2. X is less than negative 2. Nasaan yung negative 2 natin? Nandito. So, kasama to, papunta dito. X less than 5. Okay? Ano pa talaga to? In a number line pa talaga. So, eto na lang muna. Tanggapin ko na lang muna tong sagot na to. Okay? Yan na lang muna tatanggapin kong sagot. For the meantime. Kasi haba masyado yung lesson natin kapag in-apply pa yung mismong logarithm. Ay, yung number line. So, paano yung gagawin dito? Sasagutan yung mga yan. Ang gawin yung pagsasagot, magkakasunod lang naman yan. Kunwari, eto. Eto yung una nating diniscuss. Yun muna yung sagutan nyo. Next. Yung sumunod natin diniscuss, eto lang din yun. Ayun, evaluate. Expand. Diba? Pero babawasan ko to, sobrang dami na ito. Babawasan ko to. Pag-usapan na lang natin sa GC. Okay? So, yun lang. And, maraming salamat grade 11. Sorry na late ako. May palaka talaga kagabi. Diba? Takot ako dun eh. Diba? Akala ko, dagayon dumaan dun sa ano. Dagayon dumaan dun sa paanan ko. Kasi may itim. Madilim nun eh. Kakaligo ko lang. Yun. May dumaan. Pagtingin ko dun sa dulo, palaka pala. Laki. So, ayun. Umakyat na ako ng taas. Diba? So, yun lang. Grade 11. Pagpasensya nyo na nalate ako. Hindi ako magche-check ng attendance ngayon. Mahalaga gawin nyo yung module nyo. And, November 6 pa naman ibabalik yan. So, kung mahirapan man kayo, huwag naman sana. Pero matagal pa yung time nito answer. Okay? But tutulungan ko kayo. Babawasan ko to. Pero itong first part, gagawin nyo lahat yan. Ito lang yung babawasan ko. Okay? Ito lang. Sige na nga, bawasan ko na dito. Ito, ang sasagutan lang, ay, madali ito eh. Ito, sasagutan lahat yan ha. Ito yan. Ay, doon na nga. Ito, add. Sige, lahat na lang ng add. Hindi. Ayoko add. Lahat ng even. Ito, sasagutan. Even.
Add. Okay. Ayan yung mga sasagutan. Ayan na, nabawasan na ng kalahati yung iba. Okay, so screenshot ko. So, yun lang. Maraming salamat, grade 11, and God bless. Salamat sa greetings nyo. Okay, thank you so much.